Hello po mga kasosyo, mga ka-DDS. Kamusta po kayo? Nagkwentuhan po tayo dahil nga noong April 13 ay umpisa na po ng overseas absentee voting para sa ating mga OFWs, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. At marami na pong mga hinaing ang ating mga OFWs sa nangyayari po. May feedback po na wala yung pangalan nila. Oo. Kahit nakarehisto sila, bumoto sila noong nakaraang eleksyon, wala yung kanilang pangalan, kaya wala silang balota. So, paano po nangyari yun? Tapos, meron pa po na, ayun po, katulad nga po ni Ate Dansky Altamirano ng Firenze, Italy. Di ba nga, parang kulang kasi sa awareness eh, na hindi sinabi ng nitong Comelec, walang man lang abiso na postal na po yung botohan. Ibig sabihin, ipapadala na sa address ng OFW yung kanilang balota at hindi ka makakaboto agad-agad sa embahada o sa konsulado. Tapos, hindi pa ikaw ang magpapasok nung balota mo dyan sa machine. Oo, tapos meron pa raw sa Macau, ano na, nag-malfunction yata yung machine doon. Manual counting naman doon. Yung iba naman, sira yung machine. Tapos sa Firenze Eatery, wala daw pong machine. So, ang gulo-gulo po. Tapos di ba nga sa London, sa London po, ayun, yung mga OFWs natin doon, yung mga ka-DDS natin doon, ay nadismayado dahil pumunta sila doon, in-expect na makakaboto sila, eh hindi nga po. Dahil may araw ng pagpasok doon sa machine, hindi. Halimbawa nga, problema sa mga poll watchers, di ba, na voluntaryong magbabantay ng boto, eh available naman po sila pag weekend. Eh yung pagpasok ng balota, weekday po ata. So, ang nakakapagtaka nga dito, yung first time na hindi mismo yung botante ang magpapasok nung balota. Bakit ibang tao? At yung balota ay i-mail na lang. O postal voting na lang. I-mail na lang yung balota mo sa address mo. At kung natanggap mo yung balota mo, si-shade mo doon yung mga iboboto mo, lalagay mo sa envelope, tapos dadali mo doon sa embahada, ilalagay na lang daw sa container box. Hindi pa siya ipapasok sa machine. So, yung mga OFWs natin, syempre, paano siya nakakasiguro daw na mabibilang yung boto nila kung hindi sila ang mismo magpapasok ng balota sa machine? Walang resibo at hindi present yung bumoto kasi nga, iba yung araw ng pagpasok ng balota at saka ibang tao ang magpapasok. Tsaka walang resibo. So, ayun nga po, bakit ganoon yung pinaka-importante makapangyarihang karapatan natin na bumoto, lalo na po sa ating OFWs, ay bakit ginaganon sila? Diba? Sabi nga sinaydan nila yung mga balot, ay yung mga iboboto nila, tapos iba magpapasok sa machine, tapos walang resibo, tapos hindi nila alam kung makakount yung vote nila, parang ba't ganoon? First time po na ganoon, dahil hindi naman po daw ganoon dati. Ayun, at saka isa pa nga po, katulad ni Ate Dansky Altamirano ng Firenze, Italy, registered siya, ha? Tsaka meron din sa UK. Oo, registered sila, nakaboto nung nakaraang eleksyon, tapos ngayon wala raw yung pangalan nila, kaya wala silang balota. Ito, nag-comment si Lovis Chardelaine. Nangunguna ang dayaan sa Hong Kong. Action po, sabi. Number one, dito si Marco sa aming OFW. Hi, Ate Shirley Ramos ng Hong Kong. Ito, sabi ni Johan, Peter, Balon, Darwin. Dito sa Japan, walang balotang dumating. Last year, nakabot ako. Kaya update po tayo, ha? Hindi po maganda yan kasi nga nag-aksaya ng oras ang ating mga OFWs na pumunta ng embahada, ng konsulado para bumoto po.
Tapos ang nangyari eh, hindi pala makakaboto on that day. Oo. Kaya maganda po yung mga OFWs natin ay mag-post sa Facebook, mag-live para ipaalam po yung mga nangyayari dyan. Sabi ni Anjun Ursal, take picture sa balota nila before sending. Oh. Mm-hmm. Okay. Oo. Kaya nga po eh, Leia Lausin Carino, sabi niya, ay di pwede, dapat kami mismo ang punta doon at kami mismo ang magpapasok para sure na di sayang ang boto namin, kaya dapat sure. Yung nga pang problema, hindi daw po tayo mismo ang magpapasok, hindi daw po mismo ang OFW yung papasok ng balota, iba. At saka first time nga po nangyari na yung balot, yung mga balota ay ipapadala sa address ninyo. Ang problema, paano daw po yung mga nagbago ng address? Diba? Paano yung nagbago ng address? Paano nila matatanggap yung balota nila? Kaya ang advice po, kung kayo po ay nagbago ng address, pumunta na kayo sa embahada at abisuhan nyo sila na kayo ay nag-change address. Linsky Tagakay, ma'am, 2 machines nasira sa Hong Kong, may bumoto na nadagdagan daw ang boto niya na di naman niya na iboto. Nako po. Okay. So, iba-iba naman po. Sabi ni Gilbert Pungan, dito sa Singapore, option to vote sa embassy or via postal. Very efficient and mababait mga tao sa Philippine Embassy in Singapore. Yun lang, hindi ikaw ang papasok sa machine. Doon na magkakatalo. No resibo, ika nga. Ayun nga eh. Bakit hindi mismo yung botante ang magpapasok ng balota sa machine? Tapos mo lang resibo daw. Hmm. Ito po, Castor Baguio. Ma'am Mocha, dito po sa South Korea, sila po ang magpapasok ng balota at mag-keep ng resibo. Sana'y may action na para boboto kami. Pag ganun, para rin din na lang kami boboto. Bumoto pa rin po tayo. Ha? Bumoto pa rin po tayo. Sila daw natatago ng resibo. Ano ba yan? Mm-hmm. Oh, sabi ni Charmy A. Burns, sa Korea po, hindi namin mahawakan ng resibo. Bakit po ganoon? Pero pinakita po ba yung resibo sa inyo? Baka pwedeng picturean natin. Mm-hmm. Rain De Cortez. Rain De Cortez. First time ko sana mag-vote overseas. May need ba akong gawin before ako maging eligible na bumoto? Dapat po nakarehistro po kayo. Samuel Vallefas, number 181 voted. Ma'am Mocha, dito sa Milan, Italy, kahapon Sunday, bumoto kami. Yung balota, hinulog lang sa kahon. Bakit walang PICOS machine? Nako po. Salamat po, Sir Samuel, sa pagboto ng 181, ay ikasosyo. Yun na nga po eh. Nangyayari po yan, marami ng feedback mula sa UK, sa Italy, sa Hong Kong, sa Korea. Oh, Shirley Ramos Bukirin, Ate Shirley from Hong Kong. Yung friend ko, Mocha, last year nakaboto. Na, ano nakaboto? Now di daw, register. Ano ba yun? Yun nga po, yung mga nakaboto last year, ngayon wala yung mga pangalan nila, hindi raw registered. Ang gulo-gulo po. Okay, from Bahrain, si Leia Lausin Carino. Kami bukas palang punta ng embassy. Sure na di masayang ang boat namin from Bahrain. Update niyo po kami ha kung gumagana ang machine dyan at kung paano ang proseso dyan. Saan ba dito makaboto? Nandito ako sa Osaka, Japan. Hindi ko alam saan banda dito pwede makaboto. Saan po ba sa Japan? Kaya po, mag-post lang po tayo. Si Marife Ubay, thank you po for supporting number 181 from Kuwait. Hello. Walang ink daw sa Hong Kong. Tapos sa Firenze, Italy, ballpen lang daw ang pinagagamit para mag-shade. Mm-hmm. Hello, Shotball. I love you too. Nards Marinas. Nako, delikado yan kung dilawa ng ano doon, mga tao doon. Oh. Ito to, sabi ni Nice Saldivar Buzz, meron daw 7 lang ang Senator sa Binoto, 9 daw ang lumabas. Ay, naku, ano yan? Smart magic moves na yan. Naku po. Ito. Sabi ni Anna Marie, dapat may duplicator listahan
hawak niyo kabayan, if sinong binoto niyo para may ebidensya, ano po kaya magandang ano no suggestion? Basta bumoto pa rin po tayo. Oo, tama si Wenson Valiente. Sabi niya kung walang social media, hindi malalaman ang mga nangyayari. Sa Hong Kong, sabi ni Lynn Perez Dichosa, ibang balota sa party list. Nakashade! Ha? Nakashade ng balota sa party list yan sa Hong Kong? Nako. Siya nga pala po, may kwento po ano, sa Hong Kong na invalid po yung vote kasi tatlong party list ang binoto. Isa lang po ha. Kung inyong mamarapatin, number 181, AECA Social Party List, boses ng ordinaryong Pilipino sa Kongreso, pangkabuhayan para sa ating mga OFWs at sa bawat ordinaryong Pilipino. Okay, makasampa ulit na barko. Dapat daw, picturean po, sabi, yung mga ano balota. Nagrehistro kami last year. O to, si Estrella Kogan. Nagparehistro daw sila. Pero ngayon, ay, balik na ulit. Hindi po, comment lang po kayo ha. Tapos kain po tayo ng laing pizza. Mm. Lina.